Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hey guys, welcome back to my channel. Update na naman tayo ngayon sa La Vida Lena. Ang nakaraan guys na andoon sila ni Magda sa Maynila na bilihin sana ang sabon niya pero hindi ito tinuloy. At ito na nga guys, balik na doon sa kanila na habang kumakain sila ni Lulu Dado niya ay bigla itong napasok kasi Magda. At sabi niya na hindi naman panis itong ulam. Miguel ay kinulit niya si Magda habang nag-aayos siya ng mga sabon na ibibigay na ba daw niya ang formula ng sabon niya. At sabi niya na hindi yun ibibigay kasi sa family lang namin yun. At memorize mo ba yung formula mo? Siyempre, maski memorize ko na, sinusulat ko sa notebook at sinusulat namin sa yung antik na libro. Exclusive lang yun sa family namin. At doon naman sa bahay nila ni Miguel guys, itong tita niya na si Vanessa ay sinasabi na nakuha mo na ba ang formula ni Magda, pero sagot niya hindi. At may a clue na daw siya kung saan yun makikita. At ito naman si Rachel at Miguel ay kumakain sila sa labas at naglalambing siya. At sabi niya na nagsiselos na daw siya kay Magda. Then pumunta sa bahay nila ni Vanessa kasi yung kapatid niya ay siya ang may gawa ng paglaso niya sa mga palaya nila ni Magda at sa bukirin. At ayun sabi ni Vanessa na wala siya dito at nasa bakasyon. Pero guys, nagsisinungaling sila at biglang dumating yun si Miguel kasi nagtatago siya. At doon naman sa bahay nila ni Magda guys, habang nag-aayos siya ng mga sabon niya, guys, nag-ayos si Magda at tinatawagan niya si Miguel at hindi niya makontak. So biglang dumating si Jordan guys. At sinabi niya, ano bang problema? At sagot niya na, wala. Sino bang tinatawagan mo? Si Miguel ba yan? Alam mo, dalawang linggo na hindi siya nagpakita. So, ano ngayon, Magda? Iniba ni Magda ang tanong ni Jordan guys. At alam mo Jordan, yung kapatid pala ni Vanessa ang gumawa ng paglason dito sa palaya natin sa bukid at nalalaman doon sa may binibilhan nila. Magda, bakit iniba mo ang tanong ko? At bigla itong nahilo si Magda guys. Dali-daling nagkuha si Jordan ng upuan guys at pinaupo si Magda. At Magda, ano bang nangyari sa'yo? May sakit ka ba? At yun na nga guys na sinabi ni Magda na buntis siya. At pinabili ito ng PT si Jordan doon sa tindahan at bumalik siya agad. After ng resulta guys, pinakita ni Magda kay Jordan. At nung nakita nila, umiiyak ito si Magda guys at hinahag siya ng mahigpit ni Jordan na bilang kaibigan niya. At nakaka-sad naman sa side nila guys. So hanggang dito na lang guys at
abangan natin ang next episode bukas, guys, kung ano na ang mangyayari. At sa hindi pa nakasubscribe, pindutin nyo na ang notification bell para maka-update kayo sa mga video ko. Thank you for watching, guys! Please subscribe my channel. Bye!